Ayan, dumating yung ating order na GX pump. GX-E-CS2 model. Ayan. User manual. 4.5 PSI, 12 volts, vehicle compressor. Basahin natin mamaya para malaman natin kung paano i-operate. Check natin kung kompleto yung kanyang parts. So, number one, machine, check, meron. Power supply, meron. Power cord, meron. Accessory kits. Ito, meron. Then, instruction, ito. Instruction manual. Machine, power supply, power cord, accessory kits, saka yung manual niya. Okay? So, naka-direct na siya sa kanyang machine. So, meaning, direct. From machine, diretso na sa battery. Meron siyang on-off dito. Ayan. Then ito yung kanyang output. Pressure. Ayan. Meron siyang safety feature, brush disc dito. GX pump. Maliit lang siya. Compact. Ayan. Wala pa tong ang kanyang haba. Wala pang 12 inches. Then yung kanyang width. Mga 6 inches. Maganda yung kanyang handle. Ito. Madali lang na bitbitin. Portable siya. Then ito, hindi na kailangan yung hindi na niya kailangan ang tubig para pang cooling system. So, gagawin natin. Testing natin. Ito yung kanyang bleed valve. Ito ang gamitin natin. Lagay natin dito. Then, saksak sa kuryente. Then, ilagay natin dito. Saksak natin yung red positive dito sa positive terminal niya. Saka yung black sa negative terminal. Okay. So, ganyan yung setup ng device kung sa kuryente natin isasaksak. Pero kapag meron naman tayong battery, pwede natin i-direct ito. Bale, dito lang yung kanyang gauge. Wala siya dito sa kanyang mismong machine. Ito. Okay, saksak na natin yung power cord.
standard na yung kanyang mga fan. Mga maliit yung kanyang mga fan. Pati dito sa power supply, meron siyang fan na maliit. Okay, ito na. Testing na natin yung GX pump. Lagay natin yung positive. Ito yung ating tank, PCP tank. Meron siyang 4-5 PSI, 800 PSI output. Iyon natin yung machine. Cross natin yung bleed valve. Saksak muna natin yung output dito sa tank natin. Dapat bantayan natin kasi wala siyang automatic na shut off. So kapag na-reach na natin yung PSI na gusto natin or required PSI sa ating tank, dapat i-off na natin dito manual. So bale, ang ilagay lang natin ay para sa ating testing ay mga 2.5 PSI. Dito sa gauge natin yung monitor. Okay, so yun na natin. Uminit yung machine natin. Saka yung power supply, hindi siya uminit. So naka 1.5 PSI na siya. Bale ito, wala siyang cooling system na ginagamit na gaya ng iba na dinaglagyan nila ng tubig. Ito direct na, wala siyang mga tubig na lalagay. Ang cooling system lang niya is yung fan. Malapit na siya sa 2,000 PSI.
Pero ayon sa kanyang manual, hanggang 15 minutes lang, dapat 10 to 15 minutes natin paandarin yung machine. After that, ihinto muna natin para magpalamig. Ayan, 2,000 PSI. So, hanggang dyan na lang muna. I-off na natin. Ayan. Then, i-release natin yung bleed valve sa likod. So, ayan. Then, tanggalin natin to. Ayan. So, nakargahan natin siya ng hanggang 2,000 PSI. After magtarga, ayon sa kanyang manual, dapat paandarin muna natin ng mga 5 minutes yung kanyang fan para siguro palamigin yung makina. Pero hindi naman masyadong mainit o wala siyang, hindi siya uminit. Saka ilang minuto lang yung andar niya kanina. So, pwede nating i-off. So, ang pag-off nito, tanggalin mismo dito sa kanyang power cord. Ayan. Okay, so, yan yung ating GX pump.